ipinagpapalit mo rin ng pagkain yung sanggol na yan. Para lang yung kapatid na lalaki makakain. Kahit ako magutom, basta ako kawag lang magugutom. Iyan ang pinapunagliwa ko sa kanila. Kahit ako magpakasakit, basta ako wag lang magutom. Sa Virgilin Curse na tayo! Grabe oh. Bagsak tagilid yung bahay. Magandang araw, Manay. Halika dito. Hello. Magandang tanghali. Oo. Anong niluluto mo? Nanay, oh, napakaganda ng smile mo. Ikaw, mag-ina kayo? Opo. Oh, sige. Ang ganda dito sa inyo. Grabe, nakaka-relax yung lugar. Baruya! Oh. Ho. Apanindan ninyo? Ha? Anong parauso? Hello? Sino yung... Ito ha? Ako si Mama Virgilin. Ay, kapag ito pa may minadadalan sa ano? Tagalog, ano? Napapanood niyo sa cellphone. Oh, anong gusto mong sabihin sa Virgilin Cares? Maganda po. Maganda sino? Ikaw po, minsan nakawig. Ah, nasabi mo na rin na maganda ako. Parang hindi magandang pakinggan or marinig sa ibang tao na yung anak nyo yung ano ipinagpalit daw ninyo ng pagkain? Hindi po. Ah, ito. Ano mo siya? Nanay ko po, yung po nakatira dala. Ay, sorry, ano ba yan? Sorry. Ikaw ang ano mo sa akin? Mali-mali na ng impormasyon. Hindi anak ko yan, sinansin. Oo, ito na, halika. Oo. Ito na ha. Ikaw 'yon? At anak ko ito. Pumunta sa kampo, sinusundo yung asawa kasi walang gatas yung bata. Nasaan yung anak? Andun nga sa kampo, sinusundo yung asawa kasi wala. Ngayon lang nagbiyahe. Oo. Anong nangyari sa pamilya niyo kasi ipinagpalit daw ng parang ipinagpalit yung bata sa pagkain. Oo nga, kasi walang gatas. Ay, Diyos ko, masakit sabihin. Ulit-ulit pa lang siya sabihan mo, hindi naman pagbabago. Ah, sino, anong ibig sabihin mo? Ang asawa niya, ano, irresponsable. Irresponsable, tamad? Mm-hmm. Nagagalit. Ita, baro ita. Ita? Baro ita, itong ano baga, itong maitumo na tao. Agta? Yung mga ita, masisipag sila sa trabaho. Magsabong. Pagsabong. Ah, nagsasabong, may sugal. Pagsabong. Ito yung pakay namin dito. Makausap sana yung nanay kung bakit ibininta yung anak or ipinagpalit sa pagkain. Oo. Tatingin niya, nung oras uuwiin dito? Ano raw kaya alin? Makapuli daw kaya atuling. Pero ya ating man lang suaki. Kaya yung kami pang, wala nga pangbiling gatas. Kaya ating yung bata doon sa asawa. Yung bata, iiwan doon sa asawa lalaki? Kaya wala talagang ano. Palaging gutom ang bata. May naman. Arayo ulit. Malayo. Samahan mo lang nga kami. Tara. Alam ko magkasalisi kita. Huwag mong isipin yung salisi kasi dadaan tayo sa ano, langit. Lilipad yung sasakyan. Hindi ako nagbibiro, kaya kong paliparin yun. Opo nga, kaya lang kung magkasalisi. Ganun naman. Mapapagod kayo kasi malayo yun sa kalsada. 1,000 pesos. Sasamahan o hindi? Ay, kung kayo, pamaiba. Oh, 2,000 pesos. Kasamahan mo na kami, oo o hindi? Sabi sa'yo. Hindi! 2,000 pesos! Hindi na, okay na yan! Huwag na ulitin! Kasi baka pag naulit maging duble, 4K na yan! Naku, 2,000 lang palang kapalit sa'yo. Pagka ganun, pag may tutulong sa anak ninyo. Nakulang ko, salamat ko nga niyo. Huwag kayong magpapa-offer ng... pera. Wag yung pa-importante na uupiran pa kami ng pera. Hayaan nyo ako muna mag-interview sa anak ninyo. Kung hindi pala ako nagsabi sa iyong 2,000 pesos, hindi ka sasama. Hindi. Nasa isip ko na. Alam ko, baka magreklamo kasi malayo yun sa kalsada. Nasa isip mo na yung 2,000? Hindi. Nadulas ka na. Sabihin mo yan. Ha? Hindi, charot lang. Siyempre, yung 2,000, bigay ko rin sa iyo. Hindi ko nga alam yan. Kaya alam ko, baka magreklamo kasi malayo talaga yun sa kalsada. Dadaan tayo sa Baksod. Sa Sapa. Sa Baksod, sa Palayan. Paganyan pa yan. Naku, abutin tayo ng 3 araw doon? Ay, hindi naman. Ah, hindi. O di, kaya naman yun. Tayo na.
Pag-isak na muna kayo, magbibis lang ako kasi nakatira ko sa may kalsada. Kanina pa tayo nagsisigawan dito. Galit ka sa akin? Hindi naman. Social kayo. Tingnan mo. Salamat ka ako sa inyo. Nakapunta kayo dito. Social yung mga ano, merindala nila. Sige na, magbibis lang ako. Iced tea, wow. Naka-iced tea pang mayaman ang iced tea. Hindi. Mag-isak mo lang. Naku. Salamat sa iyong kalingking. Baliktad na yung matanda na yung nagpapayong yung bata, hindi. Okay, naku, payong. Joke lang. Ayaw kasi mainitan kasi ang kundis ko sanog-sanog na. Hindi ba? Sige na, nanay. Sa may sagingan? Ito yung sinasabi ni Lola na dadaan ng palayan, tapos tatawid ng ilog. Sa baba na may ilog, tapos diretso dun sa kabilang bahay. Bale, ang layo na rin ng napagmula namin, sumula doon sa may kalsada. Saan daan? Dito daw daan, manay! Saan? Talungin mo yung bata! Nako, baka may mga ahas dito! Talungin, bitbitin mo! Sanggol, ayun na! Ayun na, oh! Di, saan? Saan? Dito? Ayun yung nanay, oh! Ayun na, oh! Kalong yung anak, yan yung sanggol na ano, halos binibenta na, pinagpapalit ng pagkain. Huwag lang daw magutom yung kapatid ng ano, batang yan. Ayun yung bata, oh. Saan yun na? Saan yung daan? Ituro mo! Dinala mo pa sa may ilog, sa may, naku. Ito ang tagpong ano, tagpo na magnanay. Sa tagpong ito, di na rin napigilan umiyak ng nanay sa harapan ng kanyang pamilya matapos hindi maabutan o makita ang kanyang asawa. Nasaan nga ba ito at bakit hindi nagpapakita? Nay, anong nangyari? Bakit naisip po anak mo ipagpalit mo ng pagkain para may makain to? Eh dapat mas ano yan, mas ito dapat yung ayaw naman niya ipaampugal talaga. Pinapabayaan man lang niya. Pinapabayaan? Hanggang ngayon, pinapabayaan man lang niya. Punta natin yung asawa mo. Halika, sa tubuhan. Yung si Edwin, oh. Yan yung asawa niya. Edwin, pangalan mo. Oh, ano na sa isip mo? Kasi itong batang ito noon, hindi ka umuwi ilang linggo na. Pinamponinan si, tapos kinuha mo. Tapos inaiwanan mo naman. Dumating ka kung magkano ang dala mong pera. Sabi lang si, tinanid lang. O simpre aalak, nagkagatas. Ganito kasi yung sinabi ni ng asawa mo. Umiiyak lang kanina. Mabigat daw sa kalooban na yung anak ninyo, ipamigay na lang basta. Ipagpalit ng pagkain. Grabing hirap yung pinagdaanan nito, Edwin. Umuwi ka isang linggo. Isang beses, tapos hindi ka rin nagpapadala, 300 lang binibigay mo. Maari ba namin malaman kung anong hirap din ang pinagdaanan mo dito? Bakit yun, di madaling maghanap ng pera. Hindi naman pwedeng pag-alis ko nung umalis ako doon ngayon, kinabukasan, pabalik na. Hindi ganun kadali maghanap ng pera. Kaya ako umuwi doon para malaman ko kung anong kalagayan. Kaya natigyan ko ng bigas. Bigas na ano, ipapakain ko sa bigas. Madidi niyan bigas na yan. May problema ba kayo mag-asawa? Dahil po nga, pag-gadas lang. Hindi, sa pagsasama niyong dalawa, meron ba? Sa diyosang karagani. Prangkahin mo na, kasi itong lalaki, ano? Iyo. Magprangka ka na kayo dito. Kung hindi, wala tayong magagawa niyan. Wala talaga, pagpaparakian lang yan. Pagpaparaano? Pagbayad sa pagpaparakian. Anong sabi mo? Pag anak nito ang nagbayad yung ano ko, yung isa kong anak. Wala na may, kulang na may dala niyang pera. Ano sinabi mo kanina? Ano, aakyan, ano? Pagkapanakan lang, pag oras ng problema, hindi naman kaya. Ako ang nagsasagot. Kunin mo itong isa mong anak, isa na ka mo kasi hindi naman kayo kasal. Wala ka naman karapatan. Hindi naman dyan dinadala. Pinapabayaan lang naman. Sa'yo na daw to? Hindi, sa akin yan. Ha? Sa akin yan. Joke lang. Tingnan mo. Magdesisyon ka na nga ni. Magtapos-taposan na kita. Magdesisyon na. Tumigil ka na kasi. Nagjo-joke lang ako, kita mo, hindi mo kaya ipamigay yung anak mo sa harapan ng camera ng ganito. Pero pag walang camera nakakita, ibibigay mo? Iyo. Ganun sa'yo kadali, ipagpalit ng pagkain? Hindi ka ba nakaisip ng diskarte ganon?
kung... wag mo nang ulitin yun, ha? Kasi sino man tatay, walang hindi papayag na ipamigay, ipagpalit ng pagkain. Anong sinabi mo sa kanya nung binampun niya? Wag mo nang ulitin susunod yan, kasi... hirap-hirap ng pag-alaga ng bata. Tapos ito, ang hirap-hirap ng bata, mag-alaga ng bata, pero anak ng anak ulit. Okay naman. Yung sinabi mo, binalik ko lang sa'yo. Okay lang sana na may anak tayo. Pero dapat yung kayang buhayin. Hindi naman kasi feeling, malayo naman, hindi naman dito yung dito ako maghahanap buhay. Hindi naman doon. Mahirap magbigay sa inyo ng puhunan kung anong gusto niyong trabaho. Anong gusto niyong magtinda? Gusto niyong magtinda? Mayroon ko may dadalaan ako siya kalit. Masyado mong minamalit ang mga anak mo. Dahil po. Imbis na tulungan mo, dinadown mo pa sila. Ito na nga ako, nagbibigyan ako ng kabuhayan kung anong gusto nila. Gabi lang alika mo, Nancy, kung anong gusto mong sabihin nyo? Anong gusto mong sabihin, Nancy? Maghiwalay na kayo? O mag... magsadyosan ka na nga, eh. Maayos ang pamilya ninyo. Ikaw. So, ngayon na lang, Kat. Ha? Mahirap man ang maparaan. Anong gusto mo mangyari? Hiwalayan. Mahirap man naman mag-alaga ng bata, eh. Wala pa akong panggatas. Oh, yakapin mo ay anak mo. Kanina ka pa hindi mo... Anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Maghiwalay na kayo. Sabi niya. Pwede bang huwag naman kayo maghiwalay? Bigyan kayo ng pagkain. Wala naman akong kasalanan sa kanilang mabigat. Bakit maghiwalay ka tayo? Ang kasalanan mo kasi, naging irresponsable ka sa kanya. Okay lang sanang wala ka sa kanila, pero nagbibigay ka ng sustento araw-araw man sana. Ako okay na sa kuya. Kahit ako magpartrabaho sa ano, sa tubigan, sa kaumahan. Basta ang pamilya ko, wag lang magugutom. Nag-aalala ko dahil sa mga apo ko. Pero para sa akin, no? Kahit ako magugutom, basta ang apo ko, wag lang magugutom. Iyan ang pinapunagliwa ko sa kanila. Kahit ako makasakit, basta ang anak ko, wag lang magugutom. Naawa ako sa mga anak, sa mga mag-apo ko. Sige. Lalo bisan wala niyang kahaso lang ilaw. Kinusundo ka alas 8 ng gabi. Walang mga ilaw. Alas 8 ng gabi sinusundo mo yung hanap mo? Muro bakto dyan kay isa kong apo. Sabi ko kawawa naman ang apo ko. Hating kami walang ilaw. Yung dalawa ganyan, bakto. Kahit sino naman talagang ano, lola. Alam niyo mas mahirap yung sitwasyon ng isang lola kumpara sa ano. Yung lola gagawin talaga ang lahat. Ako, okay oh. Sa akin, kahit ako magutom. Basta ang apo ko magugutom. Alam kong nahihirap kasi na natitingnan ko. Yan ang inaano ko sa kanya, palagi ko nagagalit sa kanya. Madartingan ko, ano ulam mo na si... Sabi mi buboy, atin! Siyempre kang apo. Asin? Iyo, sabi niya asin. Yun ang hindi ko pinaperman doon lagi. Siyempre. Mas gusto ko pa dito sa malayo pa isa nandun ako sa pamilya ko. May trabaho man doon kung gugustuhan mo. Kaysa palagi ka pasursungkat kung saan-saan. Napapagod na kami, matay bisak sinusundo, dalawa mong inalak mo, palagi sinusundo ka. Kung saan ka kalapaap. Ako ang nahihirapan, kung sa karta ko nakakarta. Wala sa panganak dito, sino nagbayan? Yung isa kong anak, dapat bayaran mo daw yun. Hindi yung iniingis lang. 5,000 iniingis yun. Pinagpagodan yun. Palagi niya masasanay niya, palagi mong aanakan siya na sila, mayroon tagabayan. Anakan-anakan mo lang yan, hindi mo naman kaya pag problema. Ako palagi ang Anong may tatulong mo sa inyo? Yun na lang, ano, sir? Magsadyo ka para matapos na yung 5,000 na yun. 5,000? Alin? Ano 5,000? Panganganak ng ano na yun. Utang? Iyo. Bayaran natin. Yung anak ko, nagbayan. Bayaran ko na. Sagot ko. Ibalik ko yung 5,000. So 500 mo, ano, sabi, paparistro, hindi mo na paristro. Nagkakautang yung 5,000 sa kapatid ko, 500. Sabi, paparistro, hindi mo na paristro. 5,500. Babayaran ko na yung 5,000. Tapos ano pa? Para wala ka nang masabi dito. Para matigil na yung Ako siya pala. Pandadaldal mo. Mahirap kasi pag nakikisama. Pagka ganyan nakikitira yung sinasabing abot, huwag yung pagpaparaganyanan. Hindi naman nakikitira sa akin. Iwalay naman yan sa bahay. Halata naman sa'yo. Kahit iwalay, pinagsasabi-sabihan mo sa harap. Ano pa ako sa karga? Ako nagtakawag. Pag problema ako, ako nagsasawag. Panganak dito. Hindi ka baka mamroblema? Tama na. Kailangan na happy tayo. Manganganak na naman yan. Ako na naman. Hindi na manganganak. Manganganak ka pa. Aanakan mo pa. Bewan ko. Wala naman sabi ng aanakan ko pa eh. Oh, wala naman din sinabi. Sa akin lang nito. Kasi ako nagnahirapan. Ang sabi ko,
pag-sustintino na, pag-sustinto na lang siya. Total na hindi naman siya kasal. Sustinto daw? Oo, sustinto na lang. Iyan ang sabi sa akin ng ano ko. Pinain ko yung GI. Alam mo, may anak din ako nagsusustinto. Talaga bibigyan ko ng pera para sa anak ko. Pero mag... ayaw ko na. Talaga ako nahihirapan. Eh, hindi mo naman ma... Sisi, isa sa gusto mo maghiwalay, pero sila ayaw mag... Ay, gusto mo maghiwalay? Iba lang si... Ano? Gusto mo ayaw? O, magmugba. Ay, sinusunan mo. Ang salita mo, kaslakasan mo. Hindi ba hina? Gusto mo maghiwalay kayo? Oo o hindi? Desisyon mo yan. Oo o hindi? Oo. Ikaw gusto mo maghiwalay kayo? Oo o hindi? Hindi. O hindi? Hindi ikaw mo rin ang tanong nakikiyan sa iya? Problema. Kausapin mo siya. O, siyapan mo. Dito muna kayo. Magulang lang sa'yo, nakakaano. Nasusulsulang ka lang ng magulang. Ako kahit hindi ako kami ng magulang ko, sarili ko lang yun, hindi ko pinapaabot ng magulang ko. Sana naman kasi pag may problemang ganyan, huwag ka na muna magparasumbong sa magulang mo din. Dapat nag-uusap din kayo. Ang hirap kasi pag nag-aaway kayo, andyan ka agad yung magulang ng babae. Imbis na magpalagit na, mag-git na siya, oh, gusto ko may pinapanigan pa. Gusto ko doon magtumira sa kanila. Oh. Kahit anong gawin ko eh. Maingay doon. Lagi akong nandun. Pag walang trabaho, di mo alam kung saan ako pupunta. Sasama na lang ako dumawi. Oh, sama daw. Ganit yun kasi hinahantay namin. No? Kasi sabi mo ayaw mong sumama kasi dito may trabaho. Ganito, sumama ka na sa akin pag uwi. At patutunayan sa'yo na ayaw niya makipaghiwalay, titira sa inyo. Ha? Sige na. Kung anong pwedeng, ano, willing ako magbigay sa inyo ng sustento isang buwan, maghanap ka ng trabaho. Ha? Ano? Ha? Salamat. Sige na, sustento ko kayo. Ang sustento ko sa inyo, 5,000 kada dalawang linggo. Bale, ano, 10,000 isang buwan, ha? Maghanap ka ng trabaho. Okay na yung 10,000, 5,000 dalawang linggo, 5,000 another dalawang linggo naman. Bali isang buwan, 10,000 pesos. Sa 10,000 na yan, pangkonsumo lang ng dalawang bata. Kayo, magdiskarte din kayo ng makakain ninyo. Ayan yung gatas na sustento ko para sa sanggol nyo. Ano? Huwag mo nang ipapaampon. Ano man mangyari, Nancy? Ano man hirap ng buhay, ano man sakit, ano man pagdaanan ninyo, huwag niyong idamay yung bata. Ha? Huwag niyong gawin ano, basta-basta lang ipamimigay mo lang kapalit ng pagkain ninyo. Kayo busog, pero yung anak ninyo, busog din ba ng pagmamahal ng tunay na magulang? Sagutin mo ako. Hindi. Oh. Naintindihan mo? Opo. Masarap magkaroon ng sariling nanay, yung anak mo, yung tunay. Gusto mo paglaki niya, nakikita mo naglalaro dun sa kalsada, nadadaan-daanan mo lang, hindi ka pinapansin, gusto mo nun? Although mapapabuti naman yung anak mo dahil mabuti naman tao yung nag-ampun sa anak mo, pero matitiis mo ba na araw-araw nakakasalubong mo yung anak mo sa daanan, hindi ka pinapansin? Matitiis mo ba yon? Huwag mo nang ano ha? Huwag mo nang ulitin yon. Ha? Ang anak ay walang katumbas. Bagay, pera, pagkain, walang katumbas yan. Ha? Huwag niyong ipagtatapat sa pagkain ng anak para mabusog lang kayo. Maraming paraan. Ito yung nanay mo. Iiwan mo sa kanya yung sanggol yung anak. O, anong gusto mong sabihin sa manugang ba, panugangan? Sabi ko lang po, sana magbago na, sana magbago na. Maghingi ka rin ng maghingian tayo ng tawad kasi naririndi din siya sa mga ginagawa mo pang puputak-putak. Ang gusto ko sana ayusin yung patahan sa mag-ina. Eh gusto lang sabihin ko, wala akong ibang masasabi. Sorry. Sana inaangad ko sana magbago na. Hindi ka lang magpatrabaho, hindi ka lang pali-ani. Namumuhay nga ni kanya, ulang kami rin. Magsorry na. O ikaw, magsorry ka na, Digdi. Dali na. Hiling sa mata. Pasensya na tayo, Ma.
Huwag mong pababayaan ang mag-ina mo. Kaya kung nakikita silang nagugutom, walang gatas, ito walang pagkain, walang ulam. Minsan walang gahas, walang ilaw. Matitiis ko ba yan? Siyempre masama sa loob ko na ganyan ang apo ko. Mabuti ka nasa malayong lugar, iyong mag-ina. Ako ang nakakamasin, ako ang nakakikita parang araw-araw. Pero di lahat ng pagkakataon, mas iniisip mo yung sa anak mo. Isipin mo rin yung nasasaktan yung sinasabihan mo. Pwede natin idaan sa masingsingang usapan. Aputon mo siya, naaangkot ako kung mali ang gibo. Kung mali ang gawa niya, dyan ako nagagali. Pero pag maalis, hindi naman ako sa kanya disa. Gusto mo perfecto, lahat. Huwag ganun ha, walang perfecto. Ganito, yung 5,000 na pinag-aawayan ninyo na bayad sa pagpanganak, babayaran ko na. Bayad yun sa pagpanganak ha? Ang nanay niya. Oh, bayad na.